Hello guys! Welcome back sa aking channel. So today ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng binili ng kapatid ko sa Lazada. So ito ay pinabili ko sa kanya dahil gustong gusto ko talaga na magkaroon nito. At kasi nga mahilig akong magkukuting-ting, kaya sinabi ko talaga sa kanya na bilhan niya ako ng ganito. So guys, ito ay ang ayan, sewing machine. Ayan siya, yung maliit lang na sewing machine. So nabili ko to sa Lazada at ang kapatid ko ang nagbayad nito. Tapos guys, in order namin siya noong February 14. Tapos dumating siya ng nakaan talaga yung kamay. Ayun. Dumating siya ng February 15. So ganun na kabilis yung delivery niya. So guys, ito ay 375 pesos. Ayan, nakita niyo ba yun? Ay, nakaano pala, ayan. 375 pesos siya. So, i-unbox na natin guys kasi excited na excited ako na buksan talaga itong sewing machine na to. So guys, ito yung binili natin or ng kapatid ko. Siya kasi nagbayad. Pero ako yung pumili sa Lazada. So ayan, ang ganda ng packaging. Siya ay naka bubble wrap. So buksan na natin yan. Guys, ayan na. Bukas na ang ating sewing machine. So struggle is real sa pagbubukas. Kasi guys, ayan, kung nakikita nyo, talagang naka-sealed siya. Tapos may bubble bath. Kaya nahihirapan ko sa pagbubukas. Talagang seal na seal siya. Magaling ang pagkakalagay, pagka-deliver nung seller. So, yung si seller name guys, I will put the link sa description box. So, ayan siya. Inano ko siya sa gitna. Ginupit ko. So, eto ang box niya talaga. Excited na ako guys. Nakalagay dyan ay sewing machine with 2-speed control. Sews all sorts of fabric. Compact yet power pack, dual speed, double stitch. Tapos meron daw tayong mga free gifts. Tapos sa side ng carton guys, ayan, ang nakalagay dyan ay, ayan, kasi maliit lang ating space, 2 threads easy bobbin replacement. The feed steps, the switch usage convenience. Tapos may 4 na bobbin, 1 na needle, may isang foot pedal, tsaka may isang threader. Tapos dito sa harap ay ganun pa rin. At dito nakalagay yung itsura ng ating sewing machine, mini sewing machine. Tapos nakalagay dito, easy replacement of bottom bobbin, 2-speed control. So, ayan yung product code niya, MLSM202. So, bubuksan na natin guys! I'm so excited talaga dito. Kung di nyo natatanong guys, yung nanay ko ay mananahiyan, OFW. So, meron din kaming machine sa bahay. Kaso nasira eh. Gusto nga rin daw bumili ni nanay nito. So, sa pagbukas nyo ng box, ito ang una nyo makikita. Kunin na natin. Siguro ito yung charger. So, lagay natin siya dyan. Tapos, ayan. Buksan na natin. Ayun. Nahulog. Ayan. So, nahulog guys. Ito yun. Ito yung siguro yung mga gifts daw. Yung 4 na nakalagay yung dito kanina. Yung 4 na bobbin case. Ito yung bobbin case guys. Ayan. Tapos meron siyang, buksan na natin. Ayan siya guys. 4 na bobbin case. 1, 2, 3, 4. Tapos meron siya yung parang ano, yung sa paglagay nung sinulid para hindi kayo mahirapan. Ayan. Katulad ko na malabo yung mata. At ito yung meron siyang spare na needle para dun sa sewing machine nyo, kung babali or whatsoever. Ayan siya guys, may spare. So yun yung laman ng 4 gifts. And then guys, ay meron ditong operation manual. So hindi naman niya nawawala sa mga machine. Meron siyang mga instruction. Tapos yan, babasahin ko na lang siya ulit guys kung ano ba yun. Kasi marunong ako na mag-sewing machine pero hindi ganun, alam niyo yun, hindi ganun kagaling. So, nandito yung mga parts
at accessories nung ayan yung sewing machine. So ayan guys. Ayan siya, tapos dito rin sasabihin sa inyo kung ano yung nandun sa misay na yon. Tapos ayan, tapos nakalagay din dito kung paano getting started threading main unit. Ganyan. Tapos ayan. Nandiyan yung manual. So guys, yung manual babasahin ko yan. Kasi nga guys, ay tayo ay bagito sa ganitong sewing machine. So keep it aside. Tapos nakita ko dito sa gilid guys, ang cute nung foot pedal. Ayan, ang liit-liit niya, ang cute. Ayan siya, ito yung foot pedal guys. Lagyan natin dyan. At syempre eto na siya. Ang cute ng kulay oh, violet. So ayan siya guys. Ayan. So talaga naka-plastic pa, tapos meron pa ditong nakalagay na tela. So buksan natin to. Excited much. Super excited as in. Ayan. Ito na siya guys. Ang pangalan nung ano niya, nung pangalan niya, Mingli. Mako, mukhang galing pa to sa China. Mingli. Ayan. Tapos, ito siya. So, ayan siya guys ng malapitan. Kung makikita nyo ay parang meron in-stitch na nila dito. Kasi siguro, tinaray muna nila kung gumagana. So, nakalagay na yung mga needle niya, yung mga thread niya, nakalagay na. So, ang gagawin natin dyan guys, ayan, itataas natin to. Ayan, para yung karayom ay tumaas. Ayan. Tapos, dito sa may likod, tataas natin. At kukunin natin ito. Ayan siya guys. Oh, nakikita nyo. Ayan yung pagkakatahi niya. So, I think na okay naman siya. Gumagana siya. So, ayan. Itatry naman natin siya ng, nung ako talaga ang magtatahi kung talagang gagana siya. Wait lang guys. So guys, ayan. Nakabit na natin yung foot pedal pati itong adapter. So tinanggal ko na yung kulay pink na kasama dito ng pagtry. Ayan guys, tinanggal ko na yan. And then tatry naman natin, meron ako dito na tela, so itatry natin siya kung talagang gumagana. So ang cute ng foot pedal kasi ang liit. Ayan, sabay baba. Tapos try natin. Fold lang natin to. Tapos, ganyan. Then, baba natin tong nasa likod. Tapos, isi-switch niyo yung on mode dito sa may gilid. Then, off. Tapos, taas lang natin. Tapos, ito. So guys, ayan siya guys. Yan yung tahi niya pag gamit mo yung automatic. Hindi ako gumamit ng foot pedal dyan guys ha. Yung automatic mode. Tapos ayan yung likod. So napaka-cleanes ng pagkakatahi. Tapos ayan oh. At matibay siya guys. So guys, ito yung ating machine, yung sewing machine. So, ayan, ito yung high at low. So, ito yung mag-ano ng ito kung yung speed nyo kung high or low. Tapos, nandito yung on-off. So, kapag pinares nyo yan, ibig sabihin on siya, automatic na mag
gagana siya. Tapos ayan yung ikutan dito. Tapos ayan, dito yung lagayan ng mga sinulid. Ayan. So guys, na-try ko na siya. So pag-aaralan ko pa siya. Sa mga iba kong pagte-test guys, napuputulan ako ng sinulid, natatanggal yung sinulid. So sabi ng nanay ko, pipihitin ko lang daw to kasi ito daw yung nagko-control ng sinulid kung maluwag or masikip. So para sa akin, paggamit ko nito guys, mas maganda kung naka-foot pedal kayo kasi mas nako-control niyo yung speed niya. So yun guys, ito ang ating sewing machine. So magta-try ako gumawa ng punda kasi nag-search ako sa YouTube kung paano gumawa ng punda kasi yung mga una namin dun sa may labas kailangan na niya ng kalingat pagmamahal ng bagong punda. So yun lang guys ang ating pag-unbox nitong sewing machine. So sana sa mga susunod na video ay tayo ay marunong na at papakita ko sa inyo kung ano yung mga nagawa ko sa na gamit itong maliit na sewing machine na to guys. Nakakatuwa siya guys. So kung mahilig kayo na magkukuting-ting, ayun, nakakatuwa siyang gamitin. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood sa aking channel. Bye bye.